Magandang gabi po, vlog na naman. Ay, salamat po ah. Dumadami na yung talagang subscriber. At hindi basta subscriber ah. Matatalinong subscriber. Kagaya rin ho doon sa nakailipas kong channel na nawala na, no. Baka ho bukas pwede tayong mag-live ganun. Uy. December 15 na mga pre na. Huwag niyo kalimutan. Simbang gabi, mamaya. Unang simbang gabi. Pakinggan mo muna natin to. Si Ka Estong. Matanda pala sa akin to ng ano, 2 taon. 65 na pala siya. Paano? Pakinggan natin. Okay sana. Kaso yung anak, gustong angkinin yung perang ninakaw ng tatay. Sinubukan niya i-withdraw ang $200 million sa secret Swiss account ng pamilya nila. Inamin niya mismo ito, ha? At nakikipag-negotiate pa siya sa gobyerno. Ang offer niya, isa sa uli, yung nakaw na yaman na estimated at US $10 billion, basta iwan lang sa pamilya nila ang 25% nito. Nakadeposito pa ito sa iba't ibang international banks. Dokumentado din lahat ito. Sabi ni Ka Estong, ha? Dokumentado lahat. Lahat na sinasabi. Mahirap po kasi yung sasat-sat-sat ka rito sa YouTube na hindi dokumentado yung mga pinagsasabi mo. Kaya, eto ho, kagaya nito. Si Ka Estong, si Ka Percy Lapid, si Attorney Enzo Recto. Halos lahat naman ho ang sinasabi nila, dokumentado. Justice Carpio, Tudor Te, lahat po yan, dokumentado. Hindi ho sila mga baliw na sigaw ng sigaw na hindi nila alam ang kanilang pinagsasabi. Batas po ang kanilang sinasabi. Pakinggan pa ho natin si Ka Estong. By the way, ito ang perang ginagamit niya sa kanilang kampanya na baguhin ang kasaysayan. Kaya bumaba ang YouTube at TikTok ng mga videos na puro papogi ng Angida Marcos. At marami sa inyo ang nakapaniwala nito. Pero ito ang pinaka-importanting tanong. Ano ba talaga ang nagawa niya? Naging governor at congressman siya ng Ilocos Norte, ha? Pero tingnan nyo, 29th lang ang Ilocos Norte sa DTI Competitiveness Index Report. Aba, kinali pa sila ng Benguet at si Kihul. Sobra naman, no? Yan nga rin kuminsan, no, nakapagtaka, no? Bakit ganun? Isa sa pinakamayamang politiko na humawak sa Pilipinas, eh si, ano, di ba, daming araw ginto, si Ferdinand Marcos, at kung ano-ano sila sabi, tsaka marami nga ho talagang nayaring pera ng gobyerno. Pero, yun nga, oh, gutom pa rin ang bayan ng Ilocos Norte. Tinalo pa na si Kihor saka ng Benguet. Dokumentado ito. Hindi ito sali-salita lang. Sa Senado naman, oo, nag-author at co-author din naman siya ng ilang panukalang batas. Yun nung sa Senado, no? Sabi ni Ka Estong, nag-author daw ng mga panukalang batas, no? Alam nyo, pwede ka namang ano, pagka meron ang courts, yung abogado mo, yung iyong alalay, ang pwedeng magsabi sa iyo, sila lang ang gagawa. Hindi pangalan mo lang. Batas ni Ferdinand Marcos, ni Bongbong Marcos, sinulat ni Bongbong Marcos. Pero actually, hindi siya gumawa niyan. Yung kanyang mga bataan, yun ang gumawa niyan. Hindi niya utak 'yan. Di ba? Eh, pwede bang gumawa ng batas si Pacquiao? Siyempre, meron din siyang alalay. Karamihan naman ho dyan eh. Yung mga kanilang ginagawang batas, pinapagawa lang din nila sa iba. Kunyari, meron silang, parang gusto kong ganito, eh hindi naman nila kayang i-ano. May kagawa niyan. Ano ba gusto mo, boss, na ano, sa isip mo? Hihingi ho yan ng advice no sa kanilang mga abogado tungkol sa kanilang gagawing panukalang batas. Abogado rin ang titira. Parang si Duterte, meron siyang economic advisor, meron siyang spiritual advisor. Ganyan din ho yan, yung mga senador na yan.
na hindi nakapagtapos ng abugasya. Kasi nga dapat nga ako sa Senado, at least tapos ka ng abugasya. Kasi nga batas ang gagawin mo eh. O, di ba? Pakinggan pa ho natin si Kaesto. Gaya din ang mga ibang senador. Gaya si Lito Lapid, paano gagawin batas yan? O, Manny Pacquiao. O, eh si Bongbong, di naman nakapagtapos. At paano? O. Pero, nasangkot siya sa Napoles Pitaf Scam. Siya nga pala, na-convict siya ng tax evasion, ha? Diyan mo makikita ang uri ng pagkatao niya. At lahat din ito ay dokumentado. At ano ang nagawa niya nitong nakaraang 6 na taon kasama na itong panahon ng pandemya? Sa totoo lang? Andali ha. Tuloy natin. Wala. Maliban sa magnaungaw at magprotesta na binaya siya ni Lenny Robredo. Ay, niwala ka naman. Sila. Ako, hindi ako niniwala. Kaayos to, ha? Hindi ako niniwala dyan na nadaya siya ni Lenny Robredo. Wala sa mukha ni Aling Lenny yung mandaya, eh. Oh, di ba? Eh, ibig sabihin, nanalo nga yan doon sa mga Villapuerte, di ba? Sa lugar nila. Oh, dynasty pa yung giniba ni Aling Lenny ron. Oh, wala siyang pera para siyang bumangga sa pader. No? Palagi ko, si Aling Lenny talaga yan, eh. Tinatawag na parang sabi nga nitong si parang hulog siya ng para sa akin pwedeng hulog siya ng langit para sa mga Pilipino upang hindi matuloy na tayo ay mahulog sa kamay ng mga inject. Oh, di ba? Ganun. Parang si Moises din. Kalain mong prom. Muntik na maging hari si Moises. Maging pero, pero nung dumating ang galaw ng kapalaran, isa pala siyang Hebrew slave. Pero lumaki siya bilang isang prinsipe ng Egypt. Lumaki siya bilang Egyptian. Kaya dumating to the point, nung nagkahuli-huli na, anong sabi ni Pero sa kanya, nung daladala na si Moises, nakatali siya in chain. Kasi nalaman na nga nitong si Ramses na siya ang sinasabing deliverance. Muryado ko yan, 10 commandments eh. Sabi ng ama, yung ama-amahan, sabi niya, come to me Moses. Wala akong pakialam kung ano ang ano ka, kung sino ka o ano ka. Kaya lang, gusto kong marinig sa bunganga mo na hindi ka gagawa ng revolusyon para ilabas ang mga Hebrew. Hindi ikaw. Ano sabi mo, Moses? Hindi ako ang deliverer na sinasabi nyo. Hindi kaya ng tao na magawa ang mapalaya ang mga Hebrew slave sa kapangyarihan mo. Pero, if I can do it, I would, sabi niya. Kasi, yun nga sabi niya, nakita niya, bakit kailangan pahirapan ng mga tao, ganun-ganito, pagsilbihan sila, lahat-lahat, pare-parehas lang naman na tao. Ganun ba? Kaya sabi ng tatay niya, hindi ko alam kung anong kadimonyohan ang sumulukob sa iyo. Binya. Magmula ng inano ka ng aking kapatid, tinuring kita higit pa sa anak ko. Minahal kita. Ngayon, ganyan ang isasagot mo sa akin. Kaya yun. Sinintesya na siya. Sabi nung kapatid niyang peke, yung naging hari na, si Yul Brynner, di ba? What matter of death? Sabi nung Yul Brynner. Hindi ko masabi, sabi nung pero. Gawin mo kung anong gusto mo. Oo. Tapos sinabi ni Moses, nung tatay niya, si yung pero. Nung siya. Erase
lahat ng pangalan ng Moises, erase from every book and abolishes. Wag na wag kong maririnig na pag-uusapan ninyo. Ayokong marinig ang pangalan Moses. Magmula ngayon. Pero, ba? Pero, bago siya bago na pumanaw, siguro napanood niyo naman to dahil imposibleng hindi niyo napanood ang Ten Commandments. Bago pumanaw ang pero, sabi niya. Before my last breath, I break my own law to speak the name Moses, Moses. Hanggang siya hanggang sa namatay ho yung pero, Moses ang binabanggit niya. Ganun ho ang Panginoon eh. Pag gumalaw, parang ganito rin siguro. Sana nga totoo. Kaya lang yan nga, marami pa rin mga kababayan natin ang hindi alam ang kanilang ginagawa, nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, at pilit nilang sinisigaw itong Bongbong Marcos na mismong si Duterte na ang nagsabi na wahina yan, o spoiled brat yan, at nagkokokain yan, siya ang tinutumbok. Oo, at merong malabas na balita na yan nga si Ferdinand, yan nga Bongbong Marcos, e wanted sa Amerika sa dahil nga nahulihan ng cocaine ng 100 kilos. Ha? Ano lang ho? Ayon po yan sa balita. Ha? Hindi natin alam kung totoo. Pero bakit di niya subukan pumunta ng Amerika? Tuloy ho natin si Kaesto. Pero isipin mo ito. Majority ng Supreme Court Justices ngayon ay appointees na ni Duterte. So kung meron lang may influensya sa Supreme Court, sila yun. At hindi si Neri. Maliwanag ho yun. Totoo naman, di ba? Majority ng mga justices, appointee, didigong. Pero bakit hindi makuha ng Supreme Court na paboran si Marcos sa kanyang protesta? Kasi wala talagang nangyaring dayahan. Kaya unanimous decision. Sana naman mga friend, kayo namang mga sigaw pa rin ang sigaw hanggang sa mga oras na to para kayong mawala sa hulog na nakabaon sa tuktok nyo na nadaya lang si Bongbong. 65 years old na ho to si Tatang at hindi ho to ano, dokumentado ho. Tsaka na liwanag naman, di ba? Hindi talaga pwedeng baligtarin ng Supreme Court ang naging ang ano eh, ang desisyon ng mandato ng tao eh. Na walang dayaan talaga nangyari. Lumaki pa nga lamang ni Ferdinand ni Aling Leni, di ba? O si Bongbong na mismo namili kung anong gusto mong buksan na ballot box. O yung inaalam niya na siya ay nadaya. O ano lumabas? Si Bongbong pa ang nandaya. Bakit? Eh lumaki lamang eh. 15,000 pa yata. O, hanggang ngayon, sigaw pa rin kayo ng sigaw na peke si BP Lenny. Ilus ko naman kayo. Eh, hindi na ho kabubuhan yan. Katangahan na ho yan. Ang pagbasura ng kanyang protesta. Pinakamabuta, pinakamaganda, no? Kayo po, ng mga sigaw na sigaw ng BBM, at magsimba po kayo. Siguro alam ko naman iba sa inyo, katoliko eh. Hindi naman puro kayo saksi ni Kibuloy, di ba? Eh ba't kayo tatanga-tanga kayo? Mismong pari na pinaniniwalaan ninyo, natin. Na 10 taong halos lahat ho yan, puro ang homily po tungkol na ho sa darating na eleksyon. Talagang hindi ho makapapayag ang simbahang katoliko, ang mga Kristiyano, na mangyari ang hindi dapat mangyari. At isa hong malaking kasalanan sa Panginoon. Pag pinabayaan nila yan bilang mga alagad ng Panginoon, tunay na alagad ha. Hindi ho yan si Kibuloy, yung mga nagsasalita hindi. Si Kibuloy, ayaw mo yan eh, talaga. Duterte yan eh. Spiritual advisor nga eh. Magsimba po kayo, magtasal po kayo sa kanya. Kung naniniwala pa po kayo sa Diyos, ha mga friend, magdasal po kayo sa kanya. Nakatihaya na po sa harap nyo ang ebidensya na itong inyong iluluklok na gusto nyong iluklok, wala. Hindi nakapagtapos. Ilalaban ninyo sa isang kagaya ni Lenny Robredo, ekonomista,
Profesor, Bar Passer, sabihin natin take 2, pero nakita niyo naman kung bakit, anong dahilan, bakit siya naging take 2, di ba? Ina, profesor, sa gabi siya nag-aaral, halos ilang oras tulog niya, review niya, hindi. Buti kung I have to win lang sagot, ang itasagot sa bar exam, hindi naman . Buti kung mga multiple choice o ano whatsoever, di ka nang pwede manyamba, talagang mahirap. Sabi nga nung isang attorney na dating pupil ni Kaleni, ni Alin Leni, di ba? Mababa ang percentage ng passing nung 16% lang yata. Kaya talagang nahirap. Pero hindi ka pa rin kumbinsido. Binigit mo pa rin, basta. Marcos pa rin ako. Kasi matalino siya . At mahusay magsalita. Matalino mahusay. Marami hong TikTok dito. Nahihalos, tinanong yata siya ni Karen Davila, di ba? Mga tanong. Halos walang masagot. Nakikita nyo naman siguro sa YouTube. Halos walang masagot. Tungkol na ho sa Pilipinas ang itinatanong sa kanya. Gaganon-ganon siya. Nakikita nyo naman siguro . Hindi ho yun naninira yung mga lumalabas po na laban kay Bongbong sa mga YouTube na to. Hindi po paninira yan. Actual yan. Kagaya tinatanong siya. Tinatanong siya ni to Jerry Baha graduate daw siya ayon sa Oxford you did not. Wala ho kasinungalingan doon ho sa grupo ng BBM yun ho lahat halos na nilalabas doon puro how siyaw graduate Oxford wala naman isko kayo alam hindi ko po yan. Magaling lang siya ng bola. Pero mo, marami siyang napapaniwala na ang pamilyang Marcos mas marami pang pag-aaring gold bars kesa sa US Federal Reserve. Hello, pwede ba yun? Sabi niya, hindi ho siya matalino. Sabi niya, magaling lang siya ng bola. Parang si Mangusin din, yung nagmamarcos-marcusan. Ang dami rin napaniwala sa ngak-ngak niya. Na siya ay isang Marcos, di ba? Ang tatanga nyo kasi. Masakit magsalita. Pero hanggang sa mga oras ito, ang dami pa rin tanga na naniniwala dyan sa FLM na yan. Nakatang isip lang ni Norman Mangusin. Diyos ko. Yun hong bobo. Tumatalino. Yung tanga, wala akong gamot dyan. Wala pang baksin. Ang patatas kayo. Ano ba kayo? Yun din yun, magaling na magsalita. Marami yung politiko, magaling magsalita. Pakinggan pa natin. Maganda sinasabi niya. Sumatukal, walang dahilan para piliin mo si Marcos. Wala talaga. Kais to, saludo ako sa iyo dyan. Kaya naman, inipersonal ko to. Nang hindi naman kita riyaan, friend, o ipatakwin o kamagamit kita. Hindi rin kita sisitahin at talong hindi ako makikipag-debate sa iyo. Pero, kung may negosyo pa nga sa kumpanya ko, ipigil ako sa pagbili ng produkto o servisyo mo. At, kung may establishment na ikaw ang may-ari o... Mukhang si Ka-Estong . Mukhang hindi ho siya basta-basta tao. Hindi po siya basta-basta tao. Mukhang mayaman. Hindi kagaya ko, hindi man ako mayaman. Pero, kesa naman pag nanalo, baka lalo humirap ang buhay. Mahirap na humama. Maaaring itong mga mayayaman na to, natatakot ho sila na baka nga pag nagkamali pa, wala na. Pero mga ito, sinisiguro ko. Maski ano na mangyari, hindi na ho sila magugutom. Kasi meron na ho sila Kagaya ho ng mga nasa ibang bansa mga kababayan natin. Na talagang sinasabi naman nila, Tay Roque o Kuya Roque, okay na kami rito. Kaya na lang namin ginagawa to alang-alang sa inyo dyan. Naaawa kami sa inyo. Pero nagtataka kami, Kuya, bakit yung mga ibang kababayan natin hindi nagigising at sigaw pa rin ang sigaw na gusto nilang ibalik o iluklok itong Marcos na dati na nilang isinuka
Eh, ano isasagot ko? Eh, ganun din ako, mga friend. Takatarin ako. Yan na lang sinasagot ko. Baka siguro naman yung iba dyan kasi kaya lang sila sumasama dahil may bayad. Oh, at least may sa hirap ng buhay ngayon, may maidagdag na pang isang araw o pang dalawang araw na pagkain nila sa pagkainan. Kaya sila nandiya dyan. At nagpapakahirap sila dyan na makipagsiksikan dyan. Sa karakaraban na yan, karakaraban. No. Titigil ako sa pagkantilik nito. Gagawin ko lahat ito hanggang matapos ang eleksyon. Pero kung sa kasamaang palad na manalo si Marcos, sisisihin kita. Bakit? Eh kasi hindi ka man lang nag-effort para malaman ang katotohanan. Samantalang i-google mo lang naman yun. O worse, alam mo na yung totoo, pero dinedba mo lang. Yun know, ang totoo, guys, to. Alam mo, 65 years old na ako eh. 65 na siya. Tanda sa akin ng 2 years. Kaya kong tiisin ang 6 na taon pa. Ako rin, kaya ko rin tiisin. Guys, to. Nabulok na pamamahala. Kaya lang, baka yung ginakayanin ng mga anak at asuro. They deserve better. And we deserve better. Kaya pinepersonal ko kung iboboto mo si Marcos. Ito po si Kaenteng Romano nagsasabing never again and never forget. Si Kaenteng Romano pala yun. Yun po. Mukhang mayaman no si Kaenteng Romano. Tsaka kasi wala ko siyang binabasa, ha? Habang nagsasalita siya, wala. Sana, no, mga friend, magising na kayo. Lalo na itong mga kasama namin, mga Kristiyano, Katoliko. Makinig po kayo sa pare. Hindi ho kayo ipapahamak niyan. Oo, hindi ho kayo ipapahamak niyan. Lalo na sila, Father Sok Villegas o yung mga halos lahat naman lantara na ho talaga ang pakiaram ng kaparian dito. Hindi ho sila pwedeng magbulag-bulagan o magbingi-bingihan bilang isang alagad ng Diyos. Karapatan, duty po nila yan na huwag tayong pabayaan mahulog sa bangin ng kahirapan. Oh, pero ngayon lang ho ito nangyari, ha? Iulitin ko, magmula ho nung panahon ni Marcos nung lumabas si Cardinal Sin. Ah, pero matagal bago nakialam ang ano. Pero nun nga kasi, nung mga panahon na yun, meron nga sabi nung isang pare, hindi si Father Villegas, sa hindi, ibang pare na yun nga. Pinano ko din, ha, diba? Sinama ko sa vlog ko, tinapi ko rin. Meron ng mga paring pinatay, nawala, dinukot nung mga panahon ni Marcos. Kaya nun, pero nung bandang huli na nga, hindi na ho napigilan, lumabas na si Cardinal Sin na nawagan na. Yun ho, no, mga friend. Ewan ko sa inyo, paulit-ulit kami. Ako, bakit nga hindi, o sinabi ko naman sa inyo, eto na naman tayo. Humanga ho ako sa tatay niyan dahil nga magaling. Bakit nga hindi magaling? O, 20 taon siyang naghari, walang ibang ano, walang ibang magnanakaw siya lang. Pero yung mga ibang nakukuha niya, binibigay niya, sina-channel niya sa kanya mga cronies. Oo. Kaya nga, ang laki-laki ng talagang from $600 million to 26 billion nung siya ay napalayas. O, 26 billion po, ha? Billion, hindi ho trillion, billion. 20 taon, ha? Then lumaki. O. Pero itong malupit, itong si Duterte,
Yung inutang lang sa panahon ng pandemya ng itong COVID na to, 1.15 trillion. Ah, nito lang ang panahon ng pandemya, ha? Eh, ah, paano pa ho yung magmula nung naupo siya? O yung mga build na yan. Kung ano. Panahon lang ng pandemya. Sinasabi, oh, yung tumayo si Ferdinand Marcos, 26 billion ang utang ng Pilipinas. Ha? Ngayon ho, ito lang pinag-uusapan sa Parmali, 42 billion na. Sa Parmali pa lang, ha, 42 billion. Ito ang pinag-uusapan sa Senado. Nang galing ho yung pondo sa DOH na inilipat, 42 billion ang pinag-uusapan po. At yan ho, Parmali na yan, at 625,000 paulit-ulit ang kapital na nakakuha ho ng kontrata, 12 billion. Duterte pa rin sinisigaw nyo? E paano ba ano sa inyo? Yung mga, yun hong West Philippine Sea, oh, binobomba na ho yung mga kababayan natin doon, walang say yung gobyerno, oh, walang say si Duterte, wala, oh. Kaibigan niya nga eh. 'Di ba? Oh. At sinabi niya, 'di ba? Oh, sinabi niya. Gawin niyo na lang kaming probinsya. Philippine Island Republic of China. Putres, bakit sa iyo ba Pilipinas? Digong. Para ka makipagsalita ng ganyan. Oh. Empleyado ka lang eh dito sa kumpanya ng mga Pilipino. Bilang pangulo, yun ang iyong papel, yun ang iyong trabaho. Mamuno sa kabutihan ng mga Pilipino. Gaya ng sabi mo, kayo, lahat kayo politiko. Lahat naman kayo, yan ang mga sinasabi. Kayo ay maglilingkod sa mamamayan Pilipino. Hahanguin nyo sa hirap. Ganon, ganito. Eh, karamihan nga ako sa Pilipino. Mostly, yun hong mga mahihirap. Kung sino'y mas malaki ang ibinigay, yun ho ang kanilang iboboto. Totoo po yan. Nangyayari ho talaga, maski dito. Sino mas malaki ibinigay, yun ang iboboto. Tapos bandang huli, iyak-iyak sila. Wala eh. Kung pwede lang, sana hindi makaboto yung mga ganyang klaseng ano eh. Tawag dito yung at least sana ano. Pero wala eh, mahirap kasi yung magkaroon ka ng ano qualification para ka maging butante. Wala eh. Dito sa atin, wala. Kaya wala tayo talagang kawawa Pilipinas. Dahil ho dyan, sa mga tao na yan na madali hong mapaniwala. Ang dami ho kasi talaga yan. Ang dami. Kakalungkot ho, totoo. Mga taong mahihina ang isip at pananampalataya sa Panginoon. Eh, ba't nga hindi? Ha? Mantakin mong maniwala kay Kiki Buloy. Maniwala kayo dyan sa mga iba-ibang sekta na kung ano-ano pinagsasabi na kayo ay maliligtas pag kayo umanib dito sa aking kongregasyon at kung ano-ano. Taki mo si Kibuloy. Lahat ng miyembro niya, oh, nakaputi. Planchado, alinis. Para makinig lang sa isang siraulo. Na kung ano-ano pinagsasabi. Ah? Lord, ewan ko, no? Andali, oh. Mag-shout out po tayo. Ito yung mga bago na, oh. Welcome to the club, Norman Runaw. Nimpa Regalado, Rigado. Mars Chavez. Joe Chalan. Jose Tanco, my friend. Joe Flores. Shea Inc. London, UK.
Nasir, Kapsat Lloyd Aclaro, Brother Relly Asistio, Jeff Ramos, Menopause, Latni Baya, Violeta R. Corpus, Shojoji Duarte, Violeta Morante, Mangkanor Midnight, may Mangkanor Midnight pa, Dolor Garcia, my friend, Lerna Reyes, Applehead, Enrique Kilanita, Rodin Lopez, Benito Roldan, Taglaw Vlog, Edgar Rojas, Guramosa Sarabotska, Alfredo Sabio, Joral Jelly, Eman Escalona, SP Magnonak, SKL Vlog Kayla, Dayang Pedes Delgado Yoshikawa, Brenda Kaminski, my friend, Bungo TV, Deborah Bustos, Pits Romingan, Mercy Tessilim Vlog, Maris Hart, Giselle Wigan, Lau Mamitu, Mia Mariposa, Noel Resuelo, Laila Collins, Apple Gutierrez, Sub Angel, Choy Choy, Ann Guzman, my friend, Kimilo TV, Loy Manuel Kumura, anak, Tessa Vargas, my friend, Kaosang Mangubat, Stella Marie Sinyeres, Jenny Bacani, Ang Mandirigma, Isay, Rose Lebren Santos. Yung mga iba ho rito, ano pa, mga BBM pa ho ito, mga binabanggit ko, mga kaibigan ko sila eh. Pero sana, ano, sana makaka, ano sila, makapag-isip-isip sila ng maski pa paano. Madali lang naman ho mamili eh. Anak Aboy Paraiso, Inaro, Boyong Kong Balong, Mr. Riman Saint, Doktora Ulit Suryano, Randy Reyes, Michelle Hart Saint, Roy Punsalan, Ryan Yumura, Jural Jelly, Bea R. Spectator, my friend, Kay Nibada, Romeo Manahan, Moyong, Marlon Bilin, Trunks DBZ, eto si Bungo, Bungo na to eh. Pogi pala to ha. Nagtanggal na ng maskara. Ha? May pamaskara-maskara pa itong kaibigan ko natin. Kala ko pangit. Guwapo pala. O, kinawa Japan ka. J.R. Balico, Bagtit. Kung minsan, merong mga tinatawag nating prinsipyo. Ha? Na may merong dapat na pairalin kung tama, ha? Pero kung sa pakalagay ninyo eh mali na, pwede naman kayong mag-ano eh. Pwede naman kayong wag eh. Yung bang hindi pa, hindi porke ano eh, ipagpipilitan niyo na na Simple comparison eh. Nitong ano, itong BBM na to at saka nitong si Aling Lenny. Napakasimple. O napakasimple naman, hindi ho mahirap isipin eh. Pero so ulit ngayon na, hanggang ngayon na nag-iisip pa po ako kung sino ang aking magiging vice pangulo. Sino ang aking magiging senador? Ha? Nakikiramdam pa ako sa mga salita eh. Oo, kasi hirap eh. May doktor, may abogado. Oo. Halos
dikit-dikit ho para sa isip ko eh. Oh. Attorney Pangalinan, si Kiko. Oh. Andyan si Dr. Willie Ong. Oh. Andyan si Terry President Tito Soto. Oh. Yan naman tatlong yan ang nagagano sa isip ko. Pero sa presidente naman, wala namang wala namang kala kung pagkukumparahin nyo yung Lenny Robredo at saka yung BBM, malayo. Napakalayo po. Hmm. Sa pamilya po ni Alin Lenny, wala ho yatang politiko eh. Siya lang. Diba? Wala ho siyang dynasty. Wala. Oh. Ang mga anak po niya, lahat titulado na. At nag-aral sa mga prestigyosong universidad. Oh. Philippine Science High School, Philippine Science pa yata ho yung bunso, yung Jillian. Paaral ho ng gobyerno pagpa Philippine Science sa PSI. Oh. Meron ho akong pamangkin eh, diyan ho nagtapos eh. Ang hirap pala diyan ha, alam mo, yung pamangkin ko para makita nung kanyang nanay sa araw lang ho ng Sabado. Oo. Doon na ho siya nakatira sa eskwelahan. Oh, nadadalaw lang ho siya doon. Nakaano ho sila eh. Kasi nga ho, full scholar, wala hong binabayaran. Oh, dahil ho sa talino. Hmm. Yung pamilya na lang, pamilya ho nung Lenny. Puro ho edukado, the way they speak. Oh. Malayo ho dito eh. Oh. Eh dito sa kabila, ano, lahat pala politiko na nag-aaway-aaway. Ayon kay Kapersi Lapid. Nag-aaway-aaway na sila doon sa Ilocos Norte. Oh, sila-sila ang nagbabangga. Oh. Upang mamuno doon sa probinsya ng Ilocos Norte. Hmm. Diba? Eh, ito sa akin, ha. Si Alin Lenny, oh. Naging congresswoman yata, o diba? Isang termino lang. Tapos, eto naging vice president siya. Hindi yata nag-mayor sa Naga, hindi kaya yung asawa niya, naging mayor yata matagal eh, si Jesse Robredo, diba? Oh. Eto hindi. Isang taon tapos, ayun na. Tumakbo na ng vice president. Ngayon presidente, oh. Eh, puro, ayon kay Aling Lenny, ha, puro aksidente ho ang nangyayari. Hindi ho niya kagustuhan. At yun, eh, parati niya sinasabi, eh, hindi na ako tatakbong pangulo, eh. Pero, eh, wala ho siya magawa, eh. Wala ho siya magawa, tinutulak ho siya, eh. Tinutulak ho siya ng tao, eh. Na siya ang nakikitang pag-asa ng Pilipinas. Eh, sino naman na nagtutulak sa kanya? Mga abogado, samahan ng mga abogado, doktor, nurses, simbahan, madre, lahat. Oh, mga colleges na ano, o Centro Escolar, sa UST, mga San Beda, De La Salle. Hmm. Hindi siya maka-atras eh. Wala na eh, talagang siya na talagang inaano ng tao eh. Come to the point, hindi nga ho siya gumagasta. Dahil paulit-ulit sinasabi niya, wala siyang pera. Hmm. Pero yun ho, yung mga tao, tignan nyo, makikita nyo yung salubong sa kanya. Iba ho yung dating nung ano eh. Yung bayad, iba sigaw nung bayad eh. Iba mukha nung bayad kesa doon sa silang may sariling inisyatibo na gumagawa ng mga ano, lahat eh. Nagugulat nga si Alin Lenny. Wala na siyang ginawa kundi magpasalamat eh. Nagaganyan siya, nawiwindang siya sa mga nadadatnan niyang preparasyon eh, sa daratnan niyang baryo eh, sa dadatnan niyang munisipyo. Pag yung mga pupuntahan niya, nagugulat ho siya talaga siya eh. Kung maari nga lang siguro, kung pwede lang, maglalakad na lang eh. Kasi sa dami ng mga nag-aabang sa kanya sa karsada, sa dami. Oo. At yun nga, marami na rin mga local government official na sa kanya na ho nag-ano. Dahil alam nila eh. Alam nila. But ulit ho, isipin nyo ho mabuti. Ikumpara ninyo talaga. Bago kayo
ba o kayo, lalo na malapit na rin maski papano, malayo-layo pa naman yan, matami pa kayong panahon upang mag-isip. At po, upang ikumpara yung isinisigaw nyo si BBM at si Lenny Robredo. Oh, marami pa ho kayong panahon, araw, para mag-isip. Hindi ho mahirap. Oh. Bago kayo matulog, araw-araw, konting oras, pag sino ba iboboto ko sa darating na eleksyon pagar pangulo? Yung dating may pamilya ho ng mga magnanakaw o itong kay Aling Lenny Robredo? Isang nagpapanggap na nakapagtapos o itong dokumentado na naging abogada, economist, profesor? Ang layo ho, di ba? 10 taong profesor yan si Aling Lenny. Oh. Layo, malayo. Mga friend. At yun nga, may paninindigan at matigas. Parang kung tignan niyo si Aling Lenny, parang madaling ano eh, para bang laman ng tuktok ng iba, iba araw pa iikutin lang siya. Nung mga nasa yung mga magiging kasama niya sa parang kagaya rin ng ginawa nung panahon ni Cory. Na hindi, maski hindi nagnanakaw si Cory, yung mga nasa baba niya, hindi naman niya mabantayan eh. Dahil nga hindi naman siya ano, plain housewife lang nga si Cory Aquino eh, di ba? O hindi naman naging, hindi nga yata naging barangay captain niyan eh. Walang ano sa politika eh. Kaya nga di ba, sabi ko sa inyo, hindi ko yan binoto. Si Ferdinand Marcos ang binoto ko. Kasi nga, baka yun ang mangyari dahil sigurado ka ako, ang mga makakasama nito, yung mga politikong gutom na gutom sa kapangyarihang makabalik sa pwesto. O, na ilang taong nagutom nung panahon ni Ferdinand Marcos, yun na nangyari. Kanya-kanya na silang ano, wala na magawa. Hindi na kayang awati. Pero si Aling Lenny, palagi ko mahirapan. Kasi nga, abogada. Oo. Tsaka yun, wala siyang ano eh, wala siyang dynasty. Siguro. Siguro ah. Baka pag natapos, kung sakaling mananalo si Aling Lenny, napabuti itong Pilipinas, eh baka ano na lang siya. Yun ang magiging pinaka-legacy niya. Na siya ang nakapagbago ng kalakaran ng politika sa Pilipinas. Sana yun, Aling Lenny, yun na lang. Oo. Kasi, ano lang po siya eh, simpleng buhay lang po si Aling Lenny. Simpleng buhay lang siya eh. Oo, di ba namamasahero pa nga? Oo. Masakay pa bus? Oo, agad nakangiti lang yung Ali. Oo. Wala siyang mansyon. Oo. Wala siyang mga mahamahalin sasakyan. Wala yun. Wala rin ho siyang mga ala-alas na hindi kagani ng iba dyan, anak ng pating naman. Oo. Si Madam Imelda, dami sapatos. 3,000 pares. Oo. Isang pares sa sapatos ni Meldy, baka pwede nang nigo kapital ng isang ano eh. Isang mahirap eh. Sa pagtitinda ng negosyo, magninegosyo siya ng maski papano eh. Pataho-taho. Ha? Palaku-laku dyan ng maski kakakanin-kanin. Pwede na ikapital eh. Eh baka isang pares ng sapatos niya, baka yung 5,000 payat eh. Oo. Oh. Ba? Eh yung mga alahas pa ni Meldy. Oo. Oh. Ito to, no? To mga politiko natin. Ha? Lato yan. Ika-apat na bahagi lang ng kayamanan ng mga yan. Wala ho yata ang politikong naghirap. Lahat umaman. Ah, eh wala akong alam na politikong naghirap eh. Oo, ako wala. Oo. Lahat nagmilyonaryo, yumaman lahat eh. Sobra-sobra pa ha. Oo. Ibibigay lang siguro lahat yung maski 1/4 lang ng kayamanan ng mga politiko na yan, bibigay sa mahihirap. Walang mahirap na Pilipino. Lahat. Wala kang makikita sigurong squatter. Kung bibigay lang nila lahat ha, hindi naman nila madadala, bigay nyo na kasi. Kayong mga politiko kayo. Oo.
Nakikita ko yung mga mansyon yan eh. Lito lapid lang ha. Kamansyon oh. Giorgio Merdina eh. Lintik din ang mansyon. Lahat halos ng mga, yung mga dynasty. Lintik oh. Yun lang ang patuan oh. Putris la, ilan ang mansyon ng ampatuhan, pero napakahirap ng kanilang lugar oh. Yung Maguindanao. Pero yung mga mansyon nila, ang naknampatin. Nagulat ako eh, sa totoo lang. Oo. Oh. Oo. Oh. Sarap maging politiko ko minsan, no? Hanggang dito na lang po. God bless po, God bless. Yun yung mga ano, sigaw kayo na sigaw ng ano, mag-isip po kayo. Ipagkumpara niyo po bago kayo matulog. Yung pagkatao ni Lenny Robredo tsaka yung pagkatao nitong BBM. Pagkumparahin nyo, hindi ho mahirap piliin yan. Akatangan nyo naman pag nahirapan pa kayong pumiliin yan. Kumbaga sa manok. Ay mga sabungero. Kumbaga sa manok, malaki lang ho ang parada ng BBM. Pero walang palo. Samantalang kay Alin Lenny, dihado. Pero lintik ang palo. Kaya ho, dihado mananalo. Sasahod ho. Sasahod lang kayo. At siguradong magiging masaya ang inyong buhay. Sasabong ho yan. Ha? Kasi nagsasabong-sabong din ho tao. Pero maliit lang. Hindi malaki. Aaninin niyo yung laki-laki ng parada. Oh, doon kayo tataya. Oh, ang pera ninyo tatama lang, maliit lang ang tatamaan ng pera nyo doon. Dito, pag dito kay Alin Lenny Dihado, malaki ho tatamaan nyo. Ha? Magandang gabi po. God bless. Oy, simbang gabi na ho. Matulog ho na maaga at nang makapagsimba tayo sa unang araw ng simbang gabi. God bless.